Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, pupunta tayo sa seminar sa Binyan Organic Farm. So, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. At eto guys, update, meron tayong bibigyan ng F1 Cali, ay F1 New Zealand. So, atin siya ng seminar, so bibigyan natin siya ng panimula program, pang upgrade niya. So ito na yun guys. Ito po yung ating ibibigay na F1 New Zealand. Ayan. So pang upgrade niya po yan. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na kayo, malay nyo kayo naman yung susunod na mabigyan. So tara na, punta na tayo doon. So ayun, nandito na tayo sa Binyang Organic Farm. So medyo late na tayo. So tara, pasukin na natin. Po na taking ng rabbit is pwedeng idiretso sa mga halaban natin sa bakuran. Pangalawa po is no serious disease. Bilang isang animal science student po na exposed po kami sa mga sakit ng iba't ibang animals. Sa swine production po, sa baboy, meron po tayong African swine fever na naka-apekto sa buong Pilipinas, na yung production po ng baboy is bumaba tapos tumaas yung presyo. So sa poultry naman po, sa manok, meron tayong avian virus. So yung rabbit po dito sa Pilipinas, kasalukuyan, wala po tayong nakikitang pwedeng maka-apekto sa production ng rabbit. So pangapat po, mabilis lumaki. Sobrang bilis po ng laki. Sa rabbitry po, ang practice po namin, 60 to 90 days, nagkakatay na po kami. Hello po, that's Mike. So ayun po, maraming salamat, Madam Angel. So prolific, so sa animal production, napaka-importante na mabilis magpadami yung inaalagaan natin. So bakit importante yan? Para masustain niya yung pangangailangan natin, yung masustain yung pangangailangan ng pagkain na kailangan ng tao. Ang rabbit, sobrang bilis magpadami kasi kaya niyang mag-anak ng 4 to 5 times or 6 times sa buong taon. Depende sa management ng mag-aalaga. Tapos, good source of income. So, ito po, katunayan or isa po ako sa nagpapatunay na kaya ng estudyante na paaralin ang sarili niya gamit ang pag-aalaga ng kunero. So, year 2017, nag-alaga po ako ng rabbit. So, may humble beginning. So, nag-umpisa po ako sa pag-aalaga ng rabbit. So, bigyan ko po kayo ng background sa tunay namin sa Conception Terlac. So, ang Bayou Square ko Conception Terlac ay isang maliit na barrio sa Conception. Lahat po ng nakatira doon, mga farmer. So, yung mga anak po ng mga magsasaka doon, high school graduate, okay na. High school graduate, magtatrabaho man na. Hindi na nila naiisip na magkolehiyo dahil sa hirap ng buhay. So, tayo, dahil 12 po kami magkakapatid, hindi po kaya ginaya ng aking mga magulang na paaralin kaming lahat, tayo po ay gumawa ng paraan. Ginamit ko po yung passion ko sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop, tulad ng balok, rabbit, at iba't ibang animals na pwedeng pagkakitaan. Bali, noong 2017 po, unang start lang po ako ng 3 bull, tapos isang buck. Doon po, inaral ko po yung pag-aalaga ng rabbit hanggang dumami. Bali, nag-start po tayo sa mga rabbit, yung mga tinatawag na localized breed or yung tinatawag na yung local breed New Zealand. So, sa genetics, tinatawag po yun na non-descript breed. So, yun yung pinakamababang breed na pwede nating alagaan sa maliliit na budget. So yun po, pinaunlad ko ng unti-unti, year 2020,
Medyo nag-improve na po yung rabbit rin natin. From 3 dough, meron na po tayong 18 dough. Sa panahon po ng 2017-18, medyo hirap po kami mag-market dahil kukunti pa lang po yung nag-aalaga ng rabbit. Although marami na pong nakauna, pero po sa area namin sa Tarlac is limited pa lang po yung mga nag-aalaga. So nagkaroon ako ng problema sa marketing kung paano ko siya i-introduce sa mga kapitbahay ko, sa mga kilala ko. So walang ayaw pumili kasi ang mindset ng mga tao, ang rabbit ay isang laruan ng bata. Hindi nila alam yung potential ng rabbit. So hanggang naipon ng naipon yung mga rabbit ko na walang bumibili. So nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, paano ko maibibenta yung mga rabbit ko? Ang ginawa ko po ay binigay ko po ng hulugan sa mga kaklase ko. Alam po natin na medyo mabagal yung pong return on investment yun. Pero yun po yung pagtatanim ng maganda, pero babalik. Kasi po, yung nakita kong epekto sa mga kaklase ko, nung binigay kong hulugan sa kanila per week yung bayan, na-introduce ko po sa kanila, na-expose po sila sa rabbit farming, nakatulong po tayo mag-introduce sa rabbit industry. Tapos domino effect na po yun. Yung kapitbahay ng kaklase ko, bumili na sa akin. Yung kapitbahay, bumili na rin po sa akin. So yung ganung mindset po na sa pag-aalaga ng rabbit is kailangan natin maging madiskarte, kailangan natin na may ay puso sa mga bumibili sa atin. Year 2021, so makikita niyo po yung rabbit tree natin is medyo nag-improve na po. So dyan po sa picture, meron na po tayong 80 doughs. So 80 doughs na po yung nag-aanak na rabbit natin, tapos meron po tayong 10 box. Tapos po, unti-unti, nag-develop po tayo ng housing. So sa picture po na iyan, is mataas na po yung ceiling ng rabbit tree natin. So yung kada harvest or win po ng kids natin, nakakapag-win po tayo 150 to 250 kids or yung anak ng rabbit. So ang bentahan po namin sa Tarlac, hindi po siya bumababa ng 500. So itatayos mo po yung 500 na yun sa 20 na anak ng rabbit. Isipin po natin isang estudyante kaya niya pumunta ng gano'ng kalaki. Pero, syempre, hindi po kita agad ang iisipin natin. Marami po tayong i-consider. Unang-una, yung facility natin, yung paglalagyan natin. Yung rabbit po, hindi siya nagko-consume, hindi po siya nagdidiman ng malaking space tulad ng baboy, tulad ng mga manok, tulad ng kambing. Dahil po ang rabbit, kahit maliit na space, pwede ka makakapag-alaga ng 20 heads pataas. Basta alam natin i-utilize yung area po natin. So ayun po, nag-harvest tayo ng mga kids natin or yung mga anak po ng rabbit natin. So nag-harvest po tayo 7 weeks to 8 weeks na ihituwalay po natin sa magulang ng rabbit. So ano nga po ba yung from 2017 hanggang ngayon, ano po yung nagiging progress or improvement ng rabbit tree natin? So nagkakaroon na po tayo ng rabbit products. Una-una, napakasarap po sa pakiramdam bilang isang rabbit breeder is na makakapag-produce ka ng karne. Karne na makakatulong sa supply ng pagkain sa Pilipinas. Alam niyo po yung mga backyard farmer, yung mga backyard raiser is malaking parte po ng production ng pagkain sa Pilipinas. Kung wala pong mag-aalaga sa backyard, aasa lang po tayo sa mga farm. Lalo pong tataas ang presyo ng mga karne natin. So, bilang isang agriculture student, pinopromote po namin yung pag-aalaga ng animals sa ating bakuran. Lalo na po at hindi naman nagdidiman ng ganong kalaking space. So, nagkakaroon po tayo ng mga pre-order tuwing may okasyon sa area namin, rabbit kinasal. Meron po tayo kapampangan rabbit sisig po. So, na-fry po natin yung rabbit parang chicken joy ng Jollibee. So, lechon, nakakapag-lechon po tayo. Ito, malakas po ito tuwing magpapasko at mag-New Year at pesta po sa Concepcion. Tapos po, nakakapagluto po tayo ng rabbit barbecue.
Tapos po, maliban po sa karne, meron po tayong napuproduce na mga ibong product tulad po ng rabbit pot o yung skin na po. Tapos po yung mga ears tsaka foot po ng rabbit, kalimitan ang bumibili po nito is yung mga dog breeder. So, ginagawa po dog breeder, imbis na yung mga artificial na treat or laruan ng aso ang binibigay, ito po yung binibigay nila, yung pinato yung paa at tenga ng rabbit. So, ano nga po ba yung naging challenge sa akin nung naging pandemic? Dahil po ng pandemic, tumigil po lahat, nag-lockdown, walang pwede pumasok sa area namin. So, yung mga rabbit po is na ano na naman, na-stock na naman, napuno na naman yung production ko. So, ano nga ba yung ginawa kong pamamaraan? Ang ginawa kong pamamaraan, dahil na-introduce na namin yung karne sa conception derma para tumigil yung gastos nila sa pagkain, yung pwedeng katayin, inatay po namin at pininta namin ng karne. Doon lang po makikita na natin yung dapat madiskarte po tayo sa panahon ng pandemya. So nakita ko rin po na advantage yung naging lockdown is yung mga tao po nasa bahay lang. So gumawa po ko ng mga promotion vlog videos na ideal yung rabbit kung wala kang ginagawa kung nawalan ka ng trabaho, natigil ka sa trabaho, pinauwi ka, nasa bahay ka, wala kang ginagawa. So, nag-promote po tayo ng rabbit as a hobby or pwede nilang gawin habang wala silang ginagawa. Ngayon po, yung mga tumanggap dun sa promotion or dun sa ginawa natin, ano, is nakakapagbenta na po ng rabbit. Minsan magsachat sila, magsisend sila ng mga ulam nila na hindi na daw po sila bumibili ng ano ng poultry product tulad ng 45 days na karne. Alaga po nilang rabbit ang kinakain nila. So kung ganong pamamaraan po, alam natin kung kanin kinakain natin. Kasi alam naman natin kung kanin pinapakain natin sa rabbit. Tumutulad sa poultry. Sa poultry po, iba-ibang hormone and antibiotics para bumilis ang laki ng poultry, kaya mabilis lumaki yung ano. So yung rabbit, safe, clean, and masustansya po. So ayun po, keeping a positive mindset into pandemic. Yan nga po yung iniisip ko pag may mga negative na ano na dumadating sa ano sa buhay natin. Minsan, yung problema nandito siya, hindi siya nawawala. Pero hindi natin napapansin yung resulta ng is mas mataas doon sa problema. So ako, hinahanap yung kasagutan doon sa problema na i-encounter ko noong pandemic. Maraming challenges ang pinaharap natin pero unti-unti bumabangon po tayo. So ayun po, ako po ay gumagawa ng mga informative vlog sa YouTube po. So ayan po yung YouTube channel po natin. Diyan, nagsishare po ako ng kaunting nalalaman ko sa pag-aalaga ng rabbit. Baka makatulong po yung mga ginagawa ko sa rabbitry, lalo na po sa mga nagsisimula. Tapos po, ina-apply po natin dyan yung pinag-aaralan natin sa agriculture, sa animal science. So ayun po, ipapakita ko po sa inyo yung improvement ng rabbitry natin from barong-barong hanggang ngayon po. So ayun po, sa ganitong pamamaraan din po, sana ma-encourage po kayo na
mag-venture sa pag-alaga po ng rabbit. Dahil kahit hindi po ganun kalaki yung starting nyo, tulad po ako, inaaral ko muna, tapos inisip ko kung ano yung magagawa natin dun sa industry na papasokan natin, kung ano yung may iaambag natin as a simple na member ng industry natin. Ako po ay anak ng magsasaka, na proud po ako na anak po ako ng magsasaka, at pinagpapatuloy ko po yung nasimulan ng aking ama na tumulong sa Department of Agriculture para mapaulat po ang agriculture sa Pilipinas. So maraming salamat po. Thank you po. So ayan po pala. So bali po lang, nakikita niyo po yung t-shirt namin. So meron po tayong foundation, bali one notebook campaign, bali po ang tumatanggap ng mga ano po natin, mga notebooks, mga gamit sa school is yung mga anak ng magsasaka sa area namin. So meron po kami t-shirt na 350 ang kikitain po nun is manggagaling pupunta po siya sa mga anak ng magsasaka sa area namin. So maraming salamat po. Kung interested po kayo mamaya, meron po tayong mga iba't ibang size. Salamat po. God bless po sa amin lahat. So, bali po, may next na presentation po kami. Bali, naghanda po kami ng mga technology na tinuro sa school namin na makakatulong po sa backyard po natin. So, ayan po, ako po'y nagbabalik. Bali, katatapos lang po ng thesis defense namin. Bali, ito po yung naging study po namin sa Tarlac Agricultural University. At naging second place po siya sa best in thesis sa buong university po ng Camiling. So, sweet potato vines as a feed additive for rabbits. So, ano nga po ba yung maitutulong ng sweet potato vines or yung tangkay na kamote sa pag-aalaga ng rabbit? So, sa Tarlac po kasi, plantation po kami ng sweet potato vines. So, madalas po na pag umuulan, nagkakaroon po ng defect or reject yung mga bunga po ng kamote sa area namin. So, inisip po namin, kawawa yung farmer. Kasi pag inararo po yung ano, yung kamote, puro reject yung binibenta. Pero yung dahon, napakataba at malabong. So, gumawa po kami ng study para ano, para mapakinabangan yung sweet potato vines, at pinasok po, po yung rabbit industry. So, yung sweet potato vines po, siya po yung pinakamura at pinaka-safe at pinaka- available sa paligid natin. Alam naman po natin ang rabbit, hindi siya pwedeng pakainin ng matubig at makatas na halaman. So, ayan po, safe po ang sweet potato vines. Tapos po, sweet potato vines are high in protein and vitamins content. Ano nga po ba yung content ng sweet potato vines? So, yung nutrition content po ng sweet potato vines, meron po siyang abundant fiber. So, at po natin ang rabbit is essential po sa kanya yung fiber. Tapos, meron po siyang protein. Meron siyang available carbohydrates and other vitamins. So, ano po ba yung beneficio ng sweet potato vines sa pag-aalaga po ng rabbit? So, potato vines can be used as a protein feed for animals. So, ang po natin, ang protein is napaka-importante lalo na sa growing animals, sa mga growers po natin. Kaya pansin nyo, yung mga pinapakain natin na growing feed sa rabbit is medyo mataas siya. So, sa 100 kilogram of dried
sweet potato bites or tanglay, pwede po siyang mag-supply ng 10 to 12 kilograms of protein. So, grasses that commonly grow in tropical climate supply much less protein. So, nasasabi po dito, mas maganda siya sa pinapakain nating mga gamot dyan. Tapos, sweet potato bites have no substance R. So, yung sweet potato bites, wala po siyang alam. Hindi po siya nakakasama sa rabbit, hindi po tulad ng mga pechay, ng bangkong, ng iba't pang kasama niyang gulay. So, ito po yung study natin. Sa mga nag-aaral, mas concentrated yung halaman na makukuha natin. So, ayun po, may dalawang pamamaraan sa pag-prepare. Kung gusto nyo pong after yung kinuha, i-check nyo na pag-ibilad. Pero pwede rin pong ibilad po na, tapos i-check nyo, tapos ibilad nyo ulit. Bali, ang pag-ibilad po is 2 to 5 days, depende po sa sukat ng araw. So, ayun po, dahil pag-control po yung space natin, pwede po siya sa tubong ibilad. So, paano po ba natin ini-imbak yung nagawa natin sa potato bites? So, ito po, ini-imbak po natin sa sa drum. So, excuse po. So, ito po, good for 3 months po na pinukonsyum ng rabbit, basta tama po yung story. So, yung pag-i-store po nito is yung mga drum. Basta hindi po siya nakabukas lagi, mapiprevent po natin yung contamination at pagkaamag po. So, paano nga po ba gagamitin yung sweet potato vine? So, ang ginagawa po natin is, inahalo po natin siya sa feeds. So, sa ganitong pamamaraan din po is, nakakatipid tayo sa feeds at mabilis pong dumami or lumaki yung mga alaga natin. So, ang ratio po niya is, sa isang kilo, or ang ratio po niya, 700 grams of commercial feeds or pellets, ahalunin po natin siya ng 300 grams ng ganito. So, isipin niyo po kung ilan pong grams ang matitipid niyo or ilang kilo ang matitipid niyo, tapos mas mabilis pa kung gumigat yung mga alaga natin, grabe. So, ito pa po yung isang technology na i-share po namin sa inyo. So, fermented plant juice or fermented fruit juice. Ito po ang na-utilize natin at ginagamit po natin yung mga halaman na nabubulok na pwedeng ma-enhance yung immune system at digestive ng mga alaga natin ng rabbit. So, ano nga po ba yung fermented plant or fruit juice? Ito po yung pagpapabulok or pagpapaburo ng isang halaman or prutas para ma-enhance at makadevelop po tayo ng good bacteria na magbe-benefit sa animals natin. Na gumagamit po, mamaya po i-demo po namin yung paggawa ng mga ganito. So, binipisyo po ng fermented plant juice at fermented fruit juice. Bali po ito, pwede sa halaman, pwede po sa animals. Nagpapabilis ng paglaki. Bakit po ba mabilis lumaki pag nagbibigay tayo ng FFJ at FBJ? Kasi po, yung na-cultivate or nabuhay nating mga good bacteria is nag-i-stay or nag-benefit yung alaga nating rabbit para ma-absorb yung mga binibigay namin nutrients sa kanya, yung nakukuha niya sa feeds, nakukuha niya sa grass, na-absorb niya po yun. Nalilesen po natin yung pagtapon ng nutrients sa rabbit. Magandang pagtunaw ng pagkain ng tunero. Yun nga po, good bacteria, parang makulukuras ito para sa tao. So, good bacteria yung kulukultivate natin, pinubunay natin.
para makatulong sa digestion ng isang animals or conero. So, mabisang pang decompose ng dumi ng conero. So, madami po ang ano ito, use, pwede niyo pong i-spray sa ano, sa ilibak yung tayo ng rabbit para mabilis po yung decomposing ng ano, manure po ng rabbit. So, i-demo po namin yung dalawang technology na ano na dinala po namin para sa inyo. Sa fermented blood juice po, pwede po kayong gumamit kung ano yung mga tanim nyo sa bakuran. So, meron po kaming malunggay dito, o kung gusto nyo pong samahan ng orange. Pag-absorb po ng nutrients. Therefore, mas mapapaganda po ang quality po ng produce po natin. So, after po natin mag-timay, pwede po natin siya i-halo. Pwede po natin siya i-direkta mismo sa timba na pag-peppermint natin. O kaya, kung meron po tayong katsa, yung cheese cloth po, and then, doon natin halo-haloin, i-halo na lang po. And, kung yun po yung process na gagawin natin. Kung, after po natin i-halo doon sa loob ng cheese cloth, lalagyan po natin siya ng any material na pampabigat po. Ang purpose po noon is, habang nag-undergo siya ng fermentation process, kumakatas na po siya at the same time. Kaya, mas mapapadali po yung pagsasala, kumbaga. So, since wala po tayo yung cheese cloth, pwede naman po natin ihalo dito mismo sa timba po natin. Sa fermentation po kasi, habang nag-ferment po siya, nag-iinit po siya ng gas. And at the same time po, para po makapasok po yung air natin sa labas, at the same time, kaya labas po natin yung nag-iinit na gas po nung fermented product po natin. So, tatakpan po natin siya after po natin may halo. Gamit po ang mga Manila paper or yung tisplot. And then, i-label po natin siya. Ang labeling po natin, dapat po nakalagay po doon kung kailan po siya na-i-process and yung expected day po natin para mag-i-harvest. Usually po, 7 days po yung fermentation po natin. And ang shelf life po niya, usually is 1 week din po. Basta maganda po yung pagka-store po natin. Once na na-i-seal po natin siya, dapat po natin siyang mailagay sa dry na place po, at the same time, iaway po natin siya sa direct sunlight. Pag sa fermentation process po kasi siya, usually po, nagiging active siya sa mga malinilig po na area. So, ganito po yung magiging itsura. So, dapat nakocover po ng lahat yung alam mo na, start tayong halang. So, mix po talaga siya. Tapos po, paano po ba natin malalaman kung quality yung ginawa natin fermented blood juice at fruit juice? Dapat po yung amoy niya is mabango. Kasi po kung malinis yung paggawa nito, pati tao po pwede niyang inumin. Basta malinis po. So, paano natin malalaman pag contaminated yung nagawa natin? So, nagkakaroon po na siya ng amag na itim. Tapos po yung amoy niya, masangsang. Pero po, pag good quality ang fermented plant or juice, mabango po siya yung parang gusto mo siyang inumin pag naamoy mo siya. So, ganun po yung palatandaan po natin
para malaman natin na quality po yung nagawa natin fermented plant juice at fruit juice. So ito po ang ginagawa namin ganito, ang application na pinapag-compare natin is para po sa mga dog, sa mga ano, sa mga nagpapadeli rabbits, binibigyan po natin ng ano, fermented malunggay para ma-enhance po yung milk production po ng mga dog natin, lalo na madaming mag-anak po yung mga rabbit natin. So after po ng paghalo, kung may manila paper po kayo or goma, tatakpan nyo po, tapos po yung sinabi ng kasama ko, nilabelin nyo po kung kailan nyo siya ginawa. Sweet potato pies, alternative for alfalfa hay. So pwede nyo pong i-check kung ano po yung magiging itsura ng ano, ng product po ng thesis natin. So chinachop po siya sa maliit na piraso para mas mababilis po yung pagpapatulo niya sa araw. Marami ako doon. So bali po pa yung naging resulta ng thesis namin, bali 60 rabbit po yung ginamit namin. Tapos po ang treatment o yung ginawa namin na experiment sa kanila, yung isang group po pinakain namin ng commercial feeds. Tapos po yung pangalawang group, pinakain po namin ng 15% na sweet potato, tapos may commercial feeds po, tapos yung 30%, tapos 70% na commercial feeds. Tapos po, meron pong last na group is 45% yung binigyan namin ng sweet potato guys. So, ang nag-perform po ng maganda at malaki po yung agwat ng bigat nila is yung 30%. So yung 45% po, pag sumobra na, nagkakaroon po ng pagkabansot ng ano, nung rabbit, dahil po mataas po siya sa fiber, mababa po siya sa protein pag sumobra po yung sweet potato wise. So yung 30% po na recommended na sukat po ng ihahalo natin is yun po yung maganda. At nagkaroon din po ng pag-aaral sa Mexico na ganun din po ang lumitaw na resulta sa kanila. So after po natin i-chop sa maliit na piraso, pwede na po natin siyang ibilad sa araw. 3 to 5 days, depende po sa sikat ng araw. Tapos po, pwede nyo na po i-store sa mga drum nyo na hindi basa, dapat tulo po. So bali-balito po yung nagiging alaya. Ito pong dahon, liliit pa po ito, magiging concentrated. So bakit po natin pinapatuyo ang sweet potato bites, bakit hindi fresh? So panigurado po, may magtatanong. So kaya po natin pinapatuyo ang isang halaman para maging concentrated siya. Malilis po yung water content ng halaman, hindi po mabubusog agad at or hindi puro tubig yung nakukuha ng animal. So pag pinatuyo na po ito, concentrated na po, mag-i-stay po yung nutrition na meron yung isang halaman compared dun sa fresh na puro tubig lang po yung makukuha ng rabbit natin. So yun yung po advantage ng dry matter o yung pinatuyo versus ang fresh po. So after po na ito, ibilad na, tapos pag natuyo na po tulad po nung umiikot na product natin, pwede na pong ipakain at ihalo sa face sa mga alaga natin rabbit. So maraming salamat po. Thank you, Chair Douglas, for the presentation po, Mr. Rihanna. Ngayon po, pwede na po atang mag-lunch, early lunch, tama ba? Si Ms. Aisel po kasi. Ano ko kumakain? Ayan, hi! Good morning po naman. Good morning sa inyo lahat.
nilalaras burgas mo. Ayan, so, yung, kasi, first na ginawa namin ng partner ko, which is si Nicole Zipagan ko, is, nagkakatay po kasi talaga kami originally. So, yung mga rabbits po namin is for meat production talaga. Now, since, market po namin, ayan, is, sabi ko, parang, wait lang, ang dami namin left over. Meron kaming balat, na kami siya. Eto, baka taas. Naisip ko na mag-research about it kasi sayang eh, di ba? Halos 500 grams ang natatanggal mo for the kid. Halos 500 grams kasi yung nawawala sa rabbit eh. Pag tinanggal mo na yung balat, paa, at menga, and ulo. So, I thought of something na sayang kasi, and I have dogs too. Kaya, ayan. So, yung ibang paa is binibigay ko sa Paul Street, fresh. And yung mga tenga, I dry them up. Katulad nung parang ginawa sa mga kanina. Although, I have a dehydrator na pinag-investan ko kasi nga, binibenta ko siya sa mga dog owners. Kasi, ang tenga, once you feed them, it helps with the digestion eh. Yung mga balihibo niya, you leave it there. And yun yung natural na pang-tanggal ka ko. Ano sa mga chan nila? O, para sa AIDS. Ayan, yung paa is, binuburo ko siya sa alcohol for 48 hours. Yun na yung parang magiging, parang mag-preserve ko siya, parang hindi siya mag-block. It's also isopropyl alcohol, 70%. Yan. Para tumigas yung ano niya, yung laman sa loob matuyo. Yan lang. Tapos yung tenga na is dehydrated siya, 75 degrees Celsius for let's say 5-6 hours. Pagka nakita mo na siyang tuyong-tuyo, yung medyo crunchy na siya, doon na siya pwede i-consume. And then, yung life, shelf life niya is up to 3 months. Pwede mo siyang i-store. Ayan na. Thank you. Ay! Ayun pala! Impromptu to kasi ito, pasensya na. We have a page, Conejo Sabroso. We have, nandun naka-post lahat ng products namin, which is, yun nga, yung tenga, and then yung keychains, I think it's roaming around, tama ba? Ayun, we also have meat products then, and we have our fear patties to be out by September. Ayun, kung interested kayo, we just follow and like the page. We will give details about it kung kailan kami mag-out ng fear patty namin. Thank you! So, ito yung, So, anong luto pala yun, ma'am? Adobo sa gata po, tapos adobo po. Adobo sa gata, tapos adobo. Ito naman, caldereta. So, titikman natin lahat ng putahe nila. Ayan. Chapsuy. So, ayan. Kakain muna tayo. Hirap pa lang sa ano yun. Lightweight ng fast food. Gracias.
Ay, maswerte yung may mga doon. Sunday, may ano, may itakip niya sa bahay.
Ini orang.